Yo, what's up? Magandang hapon. Kumusta kayo dyan? Meron tayo ngayong kasamang malupit na negosyante. Pangmalakasan to ng Jensen, guys, ha? Isa sa may-ari ng malupit na negosyo dito sa Jensen at kayo nang magpakilala. Kayo nang makakalam kung ano ang negosyo niya at anong pangalan niya. Tagalog tayo, English. Ay, bisaya lang, bisaya. So, andito yung kasama ko, ipapakilala ko si ano, si Hello, I am Richard, no. Founder sa Wild Shakes, Jensen. Actually, Jensen ang main branch, then we have already branches in Davao, tatlo, Jensen tatlo and Coronadal. So, unsa pa man? So, basically, ang product namo is shakes. So, si kasosyong Jeff na ang kuan. Osga. Si kasosyong Jeff na ang magpakita. Kaya nag-order po sila. And some of food na ako ipatilaw. And ikaw na bahala. Gusto kong malaman kung kailan nag-start ang iyong negosyo at bakit napunta ka sa food business. Yan. Kaya sa ba? Ah, yeah. Year 2020. 3 months before the pandemic, nag-start ang business. So, moto, it was really a challenging journey good kay, you know, na pandemic comes in. So, murag, then first time pag ikaw nag-business na kanang actual na brick and mortar na good nga, may store type, physical store and all. And then, nga na pag ina itabo, but actually, murag, blessing in disguise lang siya since napo dito tanang learnings until such time na naabot siya sa ingani. No, so it was really a challenging one, but it was also worth it. So nag-start siya 2020. So main product is fruit shakes. Actually, good thing about this is dili siya typical na fruit shakes. Pakita na to. Lami. Ingani siya, ingani, yeah. So we have a formula milk. So wala may gagamit o crush ice. That's why dili siya mag-watery and ang iyang flavor ma-preserve siya over time. And also, good thing about this is bisan pag i-travel nimo siya, as is lang gyapon ang iyang lasa. Medyo matunaw lang siya, but dili siya mag-separate ang water and kung maggamit mo crush ice, yeah. So man siya, buko pandan eh. And also, we have mga food. And naabot ko sa food business because personally sa Cebu, foodie po ko. And then, ganahan sa ko mag-experiment og mga different na mga menu until such time na nagka-come up ko og kani formula milk na ko. Mao gyud na yung pinaka-value proposition na mo. Kaya syempre, shake. Daghan naman gig shake, but there's something unique yun. So, ikaw na maka-decide or maka-judge. So, natanongin natin si, ano, si Boss Richard, no? Tama ba, no, Richard? Yeah. Wala siya kailan sa interview. Nakalimutan. So, ano, titikman ko nga muna o ano muna? Buko pandan siya. Buko pandan to, guys. Mamaya na lang siguro kasi baka ano, maubos ko, makalimutan ko yung interview sa akin. Mag-wild siya sa kalam. So, itatanongin natin. Itong business mo ngayon, siyempre, ilang brands na ngayon business mo? Ano na, 8. Bali, 6 company owned and then 2 franchisees since nag-open na may 4 franchise starting this year. So, 3 sa Jensen, then 3 sa Davao, and 2 sa Coronadal. And we are still looking for partners. Basig ka muna ang next. So, diba? Sa gustong ano, bawa, may nanonood dito ngayon, mga OFW o maraming pera, mga seaman o ano po man, na gustong mag-franchise, magkano ang franchising na Wild Shake? O, at paano? Actually, ang duha siya ka-franchise structure. So, we have the cart. Mana ang sa mga mall na mga branches, focus lang on shakes. Mm-hmm. Since sa shakes, magin minailhan. So, for the cart is 130,000 the franchise fee and then operational siya. Depende kung sa mall ka, nagid sa mga 350 to 400k. I-factor in, magunin mo ang 6 months advance, 6 months advance, appeal ang deposit pa. So, baliktad. 6 months deposit and 1 month advance. May nakadako niya. Pero actually, if dili, kung sa gawa siya, naroon na siya sa mga 250 operational na. Pag sa mall, medyo mahal lang. Kay mostly sa carts, manggad na mo, is nasa mall. So, mo siyang medyo dako siyang start up because of the deposit. But if sa gawas lang, mga 250. If you want to start na sa gawas but focus on shakes lang, you can also build a
takeout counter. So nga na siya, pwede rasad siya. And for the store type, which is kung asa mi karon. Oh, may customer dito. Kaway-kaway kayo dyan. From Digos. From Digos pa. Sabi nila guys, sobrang iba daw ng tea nila dito or yung shake po. Kasi, ano yung sabi mo, mas masarap pa daw sa asawa niya. Wala na guys. Talo na. So, mamaya titikman natin kung totoo ba yung sinasabi nila, no? Kung gaano to masarap. And then for the for the store type, 200,000 na franchise fee. Mana siya inclusive sa tanan nga menu, not only shake, tanan menu, we also have coffee man. Sa mga namay mga customer that really loves coffee, so we also offer coffee. We have pasta, pizza, basta daghan pug kuan sa menu. And depende, variable siya. If ever namo sa gawas, if ever namay partner na contractor, mas makabarato mo. So variable ra gyapon in terms of construction ra man na makadako. So depende gyapon siya. But sa tanan namo na store type is nasa mga 1 to 1.2 ang yung ganitong set. Total operational na. Asa mo pwede mag-message if ever? Halimbawa, bigay mo yung Facebook account mo at paano ka lang mag-contact. Tsaka yung Facebook page ng business. Yeah. Pwede sa Facebook page, Wild Shakes Jensen, Wild Shakes Davao, either lang sa 2. Na no, you can also message then we can have a one-on-one discussion via Zoom if ever di magkita. Pwede ra pod one-on-one na face to face. Schedule na to anyway, free ra man ko if ever. So ano pa bang katanungan natin? Wala ba katanungan kayo diyan, ha? Di pala to live. Live. So nindot kong live. Kaya mo na kami tapos mag-live na lang siguro, no? Sige. Yan lang muna. Titikman ko muna to kung ano. Pero bago natin tapusin yung video, dapat malaman natin kung anong masasabi nila. So ito yung taga-Digos to. Hi, ito si ano? Boss Jeb. Kumusta yung lasa? Anong masasabi mo? Napakasarap talaga. Wala ito sa Digos. Wala sa Digos. Hopefully mag ano, may mag open ng branch doon sa Digos, mag-franchise. Sarap-sarap talaga. Sarap. Masarap pa sa sawang. Bumahoy. Ito, ano masasabi mo? Masarap pa o masarap pa sa sawang mo? Sobrang sarap. Sobrang sarap. Yung asawa mo, yan? Siyempre, asawa ko. Tita kadulog niya. Pero okay, ano lasa? Okay ba? Good. The best. Pwede pa-deliver ko sa Digos, isa lang kabuok. So, narinig nyo, walang daya-daya to, ha? Dito bayad, dito bayad, ha? Yan, o. Luod na siya. O, diba? So, ikaw, anong masasabi mo? Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Today is nandito pa tayo sa Jensen at titikman natin ang Wild Shake. Ayan. Sobrang sarap po, super recommended sa lahat po ng mga friends at mga business owners dito sa Jensen. Hindi po ako mahihiya na introduce sa inyo ang Wild Shakes. Bakit wild? Dahil ibang-iba siya sa lahat ng milkshake. Sa gustong mag-franchise, sigurado akong kikita kayo. Kaya message na sa page nila, Wild Shake Jensen and Wild Shake Davao. Thank you everyone. Sana bumisita po kayo dito. Located nga pala ang Wild Shake sa... Saan nga to, Cas? Saan to? Pendaton Avenue. Okay. Located po siya sa Pendaton Avenue sa harap lang ng... Sa gilid. MSU? NDDU. Sa gilid lang po ng NDDU. You can search naman po through Google Map. Waze, oh pwede Waze, pero nag-Google Map kasi kami kanina. Wild Shake Jensen at hindi kayo maliligaw. See you everyone, sana huwag niyong i-miss pag nandito kayo sa Jensen. Ayan. Thank you at kakain muna kami. So natapos ng ating konting maliit saglitang interview nang umabot ng 10 minutes. No? Saglit lang, di ba? Ganyan tayo mag-interview, saglitan lang. So kakain muna ako para mapaghusgahan, malaman at para hindi mabarangay. Mabarangay. So kain-kain muna ako. Bye-bye muna. Bye. Kaway-kaway kayo dyan. Iyon, magbayad muna. Nagbayad na kayo? Wala. Ikaw may wala pa daw.
Bye.